What's up mga ka-good vibes? So, welcome back sa aming YouTube channel. Tagal namin di nakapag-video kasi may nangyari kasi sa amin, sa buong family namin. Kaya, ayun, isi-share namin sa inyo. Yun, kung anong nangyari sa amin nung past one month? More than one month. Yes. So, yun. So, buong family kasi namin, hindi naman buo, halos lahat kami is nag-positive sa COVID. Except si mama at saka yung baby. Kaya parang napanotunayan natin dito na ano, no, sa Miss Universe. Dapat nas bigyan ng vaccine yung mga matatanda kaysa sa bata. Di ba? Of course. Kaya may crown po. Kasi dapat si Pilipinas ang nanalo ng grand. Ngayon nga. Nakaroon na tuloy siya. So, ayun. Nag-start kasi noon nung nagkalagnat sila. Si ate ko, si Kuya Ken, si Omar. Ayun. Tapos nagpa-swab, nagpa-swab na siya sa health center. Actually, dapat private talaga. Binyaman eh. Ngayon, yung private na pupuntahan ko is closed. So, no choice ako that time. Dahil, may nararamdaman pa ako that time. Pinilit ko lang talagang lumabas. Kasi, Ayun, nialagnat ka, diba? Nialagnat, body pain. Actually, ang una kasi nararamdaman ko that time is sipon lang. Sipon. And then, kaya bukasan, inuubo na ako. Tapos, hanggang naunti-unti nang sumasakit katawan ko. Hanggang lumala na lang. Mas tumatabi pa ako sa akin. Mas magkatabi kami. Matutulog. Which is, hindi pa namin alam kasi na positive hindi, siya. Hindi ko pa naman alam na positive ako that time. O ngayon, na umabot ako ng 2 weeks ng sakit. Ayan. And then, so nagremedyo-remedyo ako. Minum ako ng mga medicine. Vitamins. Yan, as lahat kami nagbabitamins. Oo, yung naramdaman ko that time, medyo nag-calm ako. Nawala yung body pain ko. So, meron na ako is ubo, sipon. So, yung body pain nawala. And then, that time, sabi ng cover doon sa work ko is, need ko daw mag medical certificate or fit to work, syempre. Ay, ako naman, kailangan ko din naman talaga yun. So, voluntary ako. So, pumunta ako ng private health center ata yun? Private muna. Private muna ako. Pinuntahan ko, tapos close. Ngayon, sabi ko, no choice ako. Bumunta ako ng health center. Ngayon, nung pagpunta ko ng health center, sabi ko, inuubo ako, sabi ko, tapos, ang tao, ayan. Ay, inuubo ayan. Tapos, sinabi ko is, sinisipon. Sabi nila, asin, may asymptomatic ka, sabi nila. So, nagtaka ako asymptomatic. Sabi, hindi ko pa naman alam yung day. O ngayon, niswab siya bigla. Sabi nila, papaswab ka namin. Si bakla, nagulat. Kabato si bakla. Siyempre, tatakbuhan ko yun. Di, go push si bakla. Naswab ako. Yeah, papakita ko yung video ko. No, nagsaswab siya. Yeah. Hindi lang swab, di ba? Pati yung Sa bunga nga. Dito. Dalawang ilong, tapos sa bunga. So, ayun. Ayun, sabi nila after that, bago matapos tong swab na to,
isolate muna siya. Mag-isolate muna daw ako. Wala muna bababa, wala muna daw communication sa mga tao sa baba. So, ang ginawa ko nun, nagkulong ako dito sa kwarto namin. Halos hindi rin kami magkatabi matulog. Doon ako sa site dyan. Tapos, naghintay ako ng 2 days. Dumating yung result and then na-shock ako na positive daw ako. Oh, tinawagan ka, di ba? Yes, tinawagan ako. Kinabukasan din ata yun? So, nag-positive daw ako, sabi nila. Ngayon, pupunta daw sila ginto ganyan. Tapos, interview. Oh, ganun. Tapos, ang nakakatawa pa nito, nung nalaman namin na positive na siya, chinat ko sila mama. Tapos, hindi sila naniniwala sa kami. Tapos yung araw din na yon, ayun, nagka fever din ako na ang temperature ko noon 8.9 ata. So nagka fever ako, tapos sakit ng ulo hanggang gabi na. Ngayon, nung sinundo ako dito kinabukasan, saka sila nag-disinfect ng bahay and then sinwab sila ng lahat. Which anim sila na Na swab. And then yung dares, hindi muna kasi wala daw sila mga symptoms. Dahil sa swab na yan, eto, ika-flashback namin yung video, yung epic feel na swab ko. So, panoodin nyo na lang. Eto na. Panoodin nyo na lang siya para makilaman nyo yung sinasabi namin. Fail. So ayun guys, napanood nyo naman yung video. So bago kayo magpa-swab, dapat naglilinis kayo ng ilong. Eh pero naglinis naman ako ng ilong noon. Ewan ko bakit may sumama. So ayan, move na tayo sa ano, sa kanya. Ayun sa akin naman. Sa akin, dumiretso kami ng hospital, Santo Niño Hospital, kung saan dinadala yung mga nagpa-positive ng COVID. And then doon ako binaba, kinuhanan ako ng dugo and then x-ray. So yung x-ray hindi ko nakuhanan kasi nga medyo bawal ang technology ata doon. Hindi ka nag-x-ray nun? Ha? Hindi ka nag-x-ray nun? Nag-x-ray ako, pero hindi ko na-video. Pero yung pagkuha ng dugo, nakuhanan ko syempre. So ayan, papakita ko. And then, ayan, papakita medyo ko. Natagalan kami kasi nga, natagalan akong sunduin. Dahil maraming patient ang nangangailangan ng ambulance. Ang tagal, kasi chinachat ko din siya noon. Tapos nandun pa rin daw sila sa Santo Niño, naka-standby. More than 3 hours or 4 hours akong naghintay ng ambulance bago ako masundo para i-transfer ako sa isolation sa teacher's camp, which is sa Baguio yun, of course. So yun, nung sinundo na ako ng ambulance, di kabado si bakla, ayun, pagdating ko doon, chinek ulit ako, binitals kami, chinek yung temperature, BP, body temp, after that, ayun, to make it short, ayun, nandun na siya sa teacher's camp. Doon siya nag-stay. Kasi yun, nung after niyang, ano, tumawag na rin sa amin nga, ay hindi pa, isang araw pa, kinabukasan pa namin nalaman na, ayun, positive nga rin kaming an. After 2 days ulit. 3 days, 7. So yun, nung nalaman na yung positive, ayun, si mama umiyak. Na-stress lahat.
Tumatawa pa talaga. Oh, pati si Chichi umiyak kasi syempre aalis kami dito. Pinakausapan na dito kami sa bahay pero hindi kami pinayagan. So, dinala din kami sa teacher's camp. Parang yung ginawa sa kanya, ginawa rin sa amin. So, nagstay kami sa teacher's camp, kinuha na ng x-ray, dugo. Ayun. Same procedure lang din sa akin. Same procedure hanggang sa sinundo na rin kami dito sa bahay. Tapos yun, nung nandun na kami sa teacher's camp, nakakatawa. Kasi nagtimbang kami, tapos nung ano, 7 lang daw yung kakasya sa, 6 lang ang kasya doon sa family room. So sabi nila, doon na lang ako sa kanila, sa baba nila. So doon daw ako mag-stay. Pero nung bumaba ako, di pala kami magkasama. Doon ako sa kabilang room, wala pang ganong tao doon. Tapos, after a minute, tinawag ako nung nurse na taas na naman daw ako doon sa family room kasi 7 daw yung kama na available. So nakakatawa, parang pagdating na pagdating ko doon, exercise agad ako, cardio kasi taas, di ba? Parang tataas ka ng 2 floors ganun. Ang haba ng lalakarin. Babaakyat ako. Tapos yun. Hindi na ako masyado nag-vlog doon kasi paulit-ulit lang naman din yung routine namin. Nagsusuob kami. Tapos, hindi. Magigising kami ng maaga. Siguro mga 5 and 6 gising na kami. Nagpapaaraw. Tapos magmamas. Tapos inom ng vitamins, vitals, kain. Ganun. So, ito guys. 2 times a day kaming nakuha na ng vitals. So, Chipan, kinukuha na siya ng vitals. That's it. Si Abigail. And si Azalea yung next. After nila. Ako naman. Nakukuha na nila ng kamay. So guys, kakuha na ako ng oxygen. Kukuha na. Bibi ako ni Kuya. 98 po. Baba naman. Yan na naman ako ng malalim. Iba pa na dito. Wala akong oxygen. Kung gano'ng kinataas nung kay Chichi. Wala akong pulse pala. So wala daw akong pulse. Yan yung chat po. Wala akong pulse. 98 kanina. Lagi ako kasi sa nakain. 1.7. 1.7. Oh yan, BP naman yun. Pangalan te? Yan, kaya. Ano yung vlog, sir? Apa, ma. Ay, kung vlog. Natapos na guys. Kuya Ken yung last doon. May iwan daw yan. Iwan na daw siya kuya. Natutulog ako ni Chichi ba? So, matutulog na kami. Kasi last day. Last night na namin bukas. Ngayon. So, matutulog naman kami. Mas update ko kayo pagkagising. Bye. So, yun. Nakaligo na ako. So check natin kung may hot water na doon kasi parang naging routine ko na is kung one hot water. So ayan si Abigail katapos na nila maliko. Okay, utusan pa ako kasi naliligo po siya. So 3 hours na lang is alis na kami. Wow, ito ko na hot water. Ano ba yan?
So, ginagawa ko kasi siya. So, everyday, para nakaka-apat na baso na hot water. So, yun. 3 hours na lang, lalabas na kami. Babay na dito sa COVID house. Kamusta yung tulog, Malvi? Pagusin lang hindi ko. Ayun, oh. Kanina, nagpa-vlog ako. Tapos hindi pala naka-play. Hindi nga sinasabi. Di ba? Na-fail today. Ano? Ay, iinom ako. May naka-face mask ako. So, yun. Yan yung view. Namiss ko yung view. Feeling ko bahay na namin dito. Tapos yun, diba kagabi hindi natin naipasok yung ano, pag-tour natin sa kwarto kasi may mga tulog na. So ito tour ko kaya para masaya. So dito yung bed ko. Kaso nagkatakutan kaya lumipat ako dun sa dulo. Ayan, dito si Chichibang. Dito si Gumbo. Baba! Dito ako lumipat. Sumala. Dito si Kuya Ken. Hala! Dito si Ninay! And dito si... Ang ganda ng view. Bye! Alis na kami! Pwede na daw. So... Ayan. Alis na kami. So, nito kami sa third floor pero mapakala kami ng lag dan. Exercise. So, dito muna kami sa baba. Since may ipaprocess pa kami dito bago kami umalis. So, makakalayo na kami. Si Ninay. Ano, lumaya ka na? Chichibang. So, nandito na kami sa baba, pero may bababaan pa kaming hagdan doon sa bababa. Medyo malayo pa yung bababaan namin. So, akala nyo kung doon lang, meron pa doon sa baba. Lagi ko itong bit-bit. This is important. So, nakapag-burn na ako. Sobrang taas. Kaya no? Mayroon na yung mga parang nyo. Yung release paper mo, diyan. May community service ka nga, no? Community service and readers. Congratulations! Hindi ka na nakakahawa. Christian! Gian! Uy, mag-paper man na din! Sure po. Cherish! Pirmahan na kami ng kontrata. Kontrata na yun. John! Yay! Laya na kami. Ito na po yung aming certificate. Some concert. Again. Yes, I help them. Graduation. So, ayan. Laya na sila. Ayoko nga ito. Ayan, si Ninay. Ayoko nga.
So yung room namin guys, nandun no, ayun bukas na bukas sa taas. Diyan kami nagkwarto. Yan. So pababa na kami lahat. So, sa taas. Hanggang dito na pagod ako. Parang fifth floor ko. Sobrang taas. So, narito na yung sundo namin. Doon. Diyan kami maghahatid sa amin pa-uwi. So, our home! Dito na kami sa bahay! So, Gininyagan ako! Yay! We're back! Kaya na si KP! So, we're back! Yay! Graduate na tayo! Good morning! Bala, ito na ulit yung first day namin after namin makalabas na teacher's camp. So, yung lab ko. Oh my! Talag pa ako, gising na. Gising na. Sanay na kasi akong mga 6 na nagigising doon sa isolation. Kaya, yun. So, after nito, after namin mag-mask, kasi nagmamask kami ngayon. Sa TV kami nagmamask. TV sa Facebook. Sa cellphone. Sa cellphone. Kinalik pa ako, wala ko tulog ka. Gising ka na. Kasi mamaya, after ng mask, magpapasunshine kami sa labas. Yun, magiging daily routine na namin yon. Tapos mag-aano kami, magsusumba after namin mapaa. So dapat tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa namin doon sa teacher's camp. So see you later sa aming pagpapaa. Magpamas muna kami, diba? So ayan yung mga journey namin na i-share namin sa inyo. Siyempre, para safe din kayong lahat, make sure na lang always nag-alcohol and face mask and face shield. Ayun, huwag na kayong pasaway kasi kami hindi namin akalain na magkaka-COVID din. Yes. May experience namin yung ganito. But nandun pa rin yung faith, of course, and pray kay God para siyempre mapadali ang pagkaroon. So, ingat-ingat kayo, guys. Ingat kayo, guys. Ayan, bye-bye! Last na to. Hello, everyone! Good morning! My name is Gillian B. Kai, and don't forget to subscribe to our channel. And thank you! Mag-ingat po kayong lahat. Thank you po!